So, hello humans, I'm JP and welcome ulit sa ating Abnormal Psychology series. So, ngayon naman is didiscuss natin yung mga various psychological disorders na nakalagay sa DSM-5 and particularly for this video, pag-usapan natin yung PTSD or Post-Traumatic Stress Disorder. So, wag na natin patagalin, no? Tawalan natin yung intro. Happy New Year pala. Hello. Okay, so sa last video natin, ito pag-usapan natin yung anxiety, which is fairly normal and usual na emotions na naranasan ng tao na hindi gaanong maganda yung reputation kasi nga hindi siya, it doesn't feel good. And related sa anxiety is yung tinatawag nating stress. And actually, if you're anxious about something, most likely you're stressed about that something. Just like fear and anxiety, stress is there to push us to our limits. And sabi nga ni Asta ng Black Bulls, ano kasi sinabi niya? Exceed our limits or something like that. Depende sa translation na meron ka. Para ma-reach natin yung mga full potential natin as human beings. So kasama ang stress sa fight or flight and freeze response natin sa mga danger na nararanasan natin sa mundo. No? So no, sa unang panahon, yung danger na nararanasan natin is baka maging tayong dinner ng isang lion. Therefore, mas stress tayo and then tatakbo tayo or papalagan natin yung lion. So sa panahon ngayon, wala ng lion pero mayroong mga ibang sources of stress katulad ng mga assignment, mga project, mga psych report, mga licensure exam, mga board exam, mga kung ano-anong exam na, na dapat nating ipasa kasi kung di natin ipapasa, well, pwede tayong mawalan ng trabaho. And pag nawalan tayo ng trabaho, wala tayong kikitain, medyo mamamatay tayo, di ba? Hindi, umawalan mo na asawa, tapos malulungkot, tapos mamamatay. And of course, just like fear and anxiety, meron mga downside ang pagkakaroon ng stress. So sa chronic stress, usually this is correlated or this is associated with a lot of physical illnesses. And then of course, kapag nagkaroon ka or nakaranas ka ng intense stress ng isang bagsakan, pwede itong mag-lead sa isang psychological disorder. Spoiler alert, PTSD. Kasi nga, yun yung topic natin ngayon. And ano nga ba yung pwedeng mangyari na mag-cause sa atin ng sobrang tinding stress to the point na magde-develop tayo ng PTSD? Well, the simple answer is death. Or at least the thought of dying or even experiencing death directly or indirectly. Kunya, nakita ka nang namatay or isang taong malapit sa iyo is namatay or ikaw mismo, no? Muntik ka nang namatay. Those kinds of traumatic experiences can lead us to experience a intense stress, which can therefore develop as a post-traumatic stress disorder. So, ang main clinical description nga ng PTSD is ang pagkakaroon ng direct or indirect experience of death, mapa-physical man yan, emotional man yan, or even sexual assault. No? Ang mga ito nga ay nagkakos ng intense stress sa atin na nagkakos ng dysfunction or even impairments sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Usually, ang mga naranasan ng taong may PTSD is yung tinatawag nating mga flashbacks or yung mga recurring intrusive thoughts na intrusive sila. Ibig sabihin, hindi nila makontrol. Bigla na lang bumabalik yung traumatic experience na naranasan nila. So, itong mga flashbacks na to, it can happen during their waking time. So, tuwing gising sila, bigla na lang magpa-flashback yung nangyari sa kanilang traumatic experience. Or, it can also happen during sleep in the form of nightmares. So these flashbacks are especially frustrating kasi ayaw nga nilang maranasan ulit yung traumatic experience nila pero yung mind nila is tuloy-tuloy na parang kinaparemind sa kanila na naranasan nila to and therefore parang naaapekto na yung kanilang overall na mood. Parang nagiging silang irritable, no? Yung iba parang nagwawala sila sa galits dahil sobrang irritable nila and then yung mga iba naman ay nagiging praning or nagiging magugulatin, no? Parang feeling nila on edge sila lagi, feeling nila parang mangyayari ulit yung nangyari sa kanilang traumatic experience. And other negative feelings na nararamdaman ng mga tao may PTSD includes guilt, horror, fear, and even shame or kahihiyan. No? Depende kasi sa naging experience nila. May mga iba kasi na parang sinisisi nila yung sarili nila kung bakit nangyari sa kanila to. And then yung iba, kina-question yung kung sino man, kina-question si God, kina-question yung mga yung mundo, bakit sa kanila nangyari ito. And then meron din naman parang iba na parang natatakot sila, nagagalit. No? Na, iba-ibang mga emotions na kaya medyo nakakapagod para sa mga part ng mga tao may PTSD yung nararanasan nilang mga to.
And itong experience na to can affect their daily lives to the point na parang magiging hindi na sila functional as a member of the society. Ang PTSD ay commonly nakukuha ng mga taong may trabaho na na-expose sa mga ganong klaseng may experiences like yung mga firefighters, no? Yung mga first rescuers, mga police, mga sundalo kasi talagang nakikita nila yung horror ng death in every step of their way sa kanilang mga trabaho. PTSD can also happen sa mga normal lang na tao, no? Especially sa mga women and minority. Lalo na kapag sila ay naaabuso ng physical, sexual, or emotional. And contrary to popular belief na kailangan ni intense lagi yung maranasan ng isang tao para matrauma siya, eh hindi necessarily lagi ganun. Minsan kahit hindi ganun ka-severe yung trauma, kung chronic naman, ibig sabihin araw-araw silang na-physical abuse or na-emotional abuse, verbal abuse, or even sexually assaulted in mild forms, eh isang masamang araw lang ng mild na trauma, eh pwede na silang maitulak sa bangin ng kawalan na tinatawag nating post-traumatic stress disorder. So now, ang tanong, eh kapag ba nakaranas ka ng traumatic experience, eh automatic ka na magkakaroon ng PTSD? Well, short answer, probably. Long answer, it depends. So aside sa biological wiring natin to experience stress, in times of dangerous situation, eh sadyang may ibang tao lang talaga na mas mataas compared sa normal yung kanilang tendency to experience intense stress. Biologically speaking, yung mga taong merong problem sa serotonin transfer nila, eh mataas ang chance na magkaroon sila ng PTSD. So ang serotonin transfer ay responsible sa pagtatransfer ng serotonin na involved sa mood regulation. So kapag kulang ka sa serotonin, eh most likely mataas yung chance mo na ma-depress. And this is the reason why some of the symptoms of PTSD is nag-overlap sa depression, and most of PTSD patients nakakaranas sila usually ng depression. Psychologically and socially speaking naman, ang mga taong merong problematic family background, eh mataas ang chance na magkaroon ng PTSD. Kasi first of all, problematic nga yung family, and usually sa mga problematic na family, eh mataas yung tendency na magkaroon sila ng experience with physical, emotional, or even sexual abuse. And kapag yung trauma is inflicted by the family na expect natin, dapat sila ang maging protector natin, maging support natin, eh mas nagiging traumatic yun para sa kanila. And therefore, nagkakaroon sila ng built-up ng stress. So, pair that with the belief that the world is not safe, no, as per Hornay nga, eh this is a recipe for a disaster, aka a severe reaction to traumatic experience. No? So, another traumatic or another intense na experience na maranasan nila can again push them to the edge ng kawalan ng PTSD. Ngayon ang tanong, eh once na develop na yung PTSD sa isang tao, eh paano nga ba tinitreat ng mga psychologists or ng mga mental health professionals yung PTSD? Just like any other disorders, pwede nating i-address ang phenomenon na to through biological, psychological, or social means, no? In terms of biological, parang same siya with depression kasi merong yung serotonin or yung serotonin transfer niya is may problem, so bibigyan siya ng SSRI or selective serotonin reuptake inhibitor. So yung SSRI is basically pinapataas niya yung serotonin level ng isang tao para maiwasan magkaroon ng depression, para ma-regulate yung mood niya. But again, regulating the mood is not enough because syempre pag kahit ma-regulate mo yung mood mo, kung paulit-ulit naman yung recurring thoughts, yung intrusive thoughts, eh useless din. Paano pag nawala na bigla yung gamot, di ba? So, ang ginagawa nila is pinipair up siya with cognitive behavioral therapy. And other medication includes D-cycloserine or DCS. And so far, parang okay naman yung results if we will pair that to CBT. But of course, more research is needed. So, for the psychological point of view naman, ang ginagawa ng mga psychologists and mga mental health professionals in dealing with PTSD is to actually make the client confront and process the traumatic experience and the emotions na kaakibat nito. And once na na-process na yung traumatic experience na to, eh ang next na goal is to make the client learn healthy coping mechanisms in dealing with those negative emotions. Kasi usually babalik yan, no? Dapat alam na ng client kung paano i-deal with yung mga emotions na yun healthily. And one reason kasi kung bakit sobrang hirap kalimutan or i-process ng mga negative emotions is because ang brain natin is very adamant, no, in burning those negative emotions, negative memories in our brains. Kasi yung mga negative na to, as much as possible, ayaw natin silang maranasan ulit kasi they are a threat to
our existence. So ang tendency ng brain or ng evolutionary ano natin is to make the negative emotions, the negative memories so intense so that we cannot forget them. Kaya nga yun yung reason kung bakit hindi mo makalimutan yung ex mo. Evolution. Seems this is also the same with extreme cases like trauma. So mahirap talaga silang kalimutan. Kaya lalabas at lalabas yan kahit anong tago mo pa yan sa unconscious mo, kahit anong kalimot mo pa dyan, once na na-trigger yan, once na merong isang bagay na nangyari na almost similar with that trauma, eh, babalik yan. Hahabulin at habulin tayo ng mga traumatic experience natin ng mga ito. So, para hindi na siya makadamage further, eh, of course, kailangan nating i-confront, kailangan nating i-process, and kailangan nating tanggapin yung mga nangyari sa atin. So, pero this is easier said than done, lalo na sa mga therapist. Kasi, first of all, practicality. Hindi naman tayo pwedeng pumunta dun sa site ng traumatic experience and paranas ulit sa client yon. So, yung mga ibang ginagawa nila is parang imagined na lang, parang down their memory lane we go. And kung magagawa man yung parang, yun nga, yung parang down sa memories lang, may tendency pa rin na maging traumatic yung experience na yun. Kasi nga, trauma yun eh. Di ba? Yung memory na yun is traumatic, kaya nga ayaw balikan ng kliyente eh. So, baka pag pinilit mo yung client, no? Baka pag pinilit mo pumunta dun yung client, eh, mas maging traumatic pala. Lalo, imbis na therapeutic. So, yung therapist is dapat skilled enough siya to know how to ease in yung experience na yon, yung memory na yon sa client para hindi siya maging traumatic ulit. Which is, again, easier said than done. Kaya nga meron tayong mga trauma specialist talaga na nag-work with sa mga taong may PTSD. And of course, malaking tulong din yung pagkakaroon ng strong social support sa part ng mga taong may PTSD. Kasi nga, usually itong mga taong nagkakaranas ng PTSD, eh, meron sila mga problematic family background. And usually kasi ang mga family natin, sila ang first line of defense, sila ang first line of support natin. And sa mga taong may PTSD, usually wala sila nun. So malaking tulong kung mapupunan natin yung pagkukulang na yun. Need ng mga taong nakaranas ng PTSD na ma-realize nila na hindi nila kailangan sarilin yun yung problema nila, na may kasama sila sa pagbubuhat ng burden na meron sila. So, ayan, napag-usapan natin yung PTSD or post-traumatic stress disorder, ang causes and ang treatment nito. And sana may natutunan kayo sa panonood. Medyo mabigat yung video natin, pero wala, kailangan natin i-discuss for educational purposes and also awareness. But of course, again, if you feel like you're experiencing some symptoms of PTSD, huwag niyong gamitin tong video nito for self-diagnosis. Please consult a psychologist or any mental health professional na available sa inyong vicinity. So ayan, maraming salamat sa panonood and huwag niyong kalimutang i-like at i-share na itong video nito sa mga taong kilala nyo or kahit di nyo kilala, sige, share nyo. And huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe. So yun muna sa ngayon and maraming salamat sa panonood and hanggang sa muli. Paalam! Bye-bye! Long time no see! Hehehe